po sa akin yung bata na yan. Ito, ang kasalanan ko lang po dito kay Merk. Kasi tinalo ko siya. Yun, girlfriend niya yun. Hindi ako nangusinte. Doon po ako humihingi ng patawad sa inyo. Girlfriend niya po yun. Kay Maria Liza Teres Bukalan, makinig ka. Makinig ka. Sa'yo muna, sa'yo muna. Sige, sabihin niya na. Well, ganito, no? Yung kaya ako nandito, boss, kaya ako nandito para yung totoo yung lumabas. Chris, bakit mo kami ginaganito? Alam mo yung tinanggap kita. Tinuring kitang anak. Pero ang lumalabas, binabaliktad mo kami. Bakit ganon? Ba't hindi mo na ikwento yung ano, nag-pass forward ka kaagad? Last week ng October, nag-message siya sa akin. Mommy, delayed ako. Sorry. Ako umiyak dahil magkahalong excitement. Dahil first time ko maging lola. Umuwi siya dito noong January. February, namanhikan kami. Alam mo yan, Therese, alam mo yan. Pagdating ng March, nag-labor ka. Lahat kami nawindang kasi alam namin, premature yung idinadala mo. Balik ulit kami doon hanggang sa pumipirma na lang ng waiver to si Tristan para mapatunayan na wala silang pananagutan yung ospital. 22 lamang si Tristan. 27 ka na, Therese. Ikaw ang mas matanda at ikaw ang nakakaalam dapat na tama. Pero pinanindigan mo. Kasagsagan hindi ng... mo sinabi yung totoo, Ayes. Kasagsagan ng COVID. Alam mo yung risk na tinake nitong mga to para lang makapaghanap. At ako, nagtatawag ako sa mga pwede kong kontakin kung saan ka pwedeng ipasok. Niloko po ako niyan. Bugbog na bugbog to sa akin. Dahil nanganak, pati yung nagpaanak, niloko mo. Na normal ang bata. Doktor, niloko mo. Buong pamilya. Pamilya mo, niloko mo rin. Lahat niloko mo, hindi mo sinabi yan. Bakit hindi mo sinabi? Bakit hindi mo pinagtapat? Bakit nag-pass forward ka doon sa kayo? Eto po yan. Nabuntis po yan si Ayes. Nabuntis po sa Qatar. Umuwi yan dito? Umuwi po dito yan sa Pilipinas. Pumunta po sa amin. Bumisita po yan. Pagbisita po dito, ang sinasabi po dito sa amin, yun niya, syempre, ex ko nga po siya. Winelcome siya ng nanay ko. Yung pala po, buntis na. Mga pangalawang araw po na andito po araw-araw yan. Opo, sasabihin ko po may nangyari po sa amin yan. Yung nangyari po sa amin yan, buntis na po pala siya noon. Dalawang buwan na po siyang buntis. Noong March na yon, pinapagalitan ko to kasi akala ko nga premature ang baby dahil pumapasok lang siya sa 6 na buwan simula noong September. Nanganak siya ng normal. Pinoprotektahan kita, Ayes. Walang nakakaalam kita. Nito, Therese. Walang nakakaalam nito sa ginawa mo kasi mahal kita. Ito, inaako niya na sabihin mo na iniwanan ka niya. Dahil ayaw niya ng responsibilidad. Dahil napatunayan niya nga na hindi kanya yung bata. Hindi po sa akin yung bata na yan. Itong pangalawa na to, kung siya ebuntis, pag yan napatunayan sa DNA test, tatanggapin ko yan, susuportahan namin yan. Hindi niyo po kasi dito. Alam yung unang nangyari. Hindi niya ikinuwento. Deo nami. Hindi niyo po alam yung unang nangyari. Una po niyan, yun niya po, nabuntis po yan. Niloko niya po lahat. Dapat po, ikakasal na po kami niyan. Yun niya po, kompleto na po lahat. Nandito na po yan nakatira sa amin. Niloloko niya po lahat ng tao. Pag po nagpapacheck up po yan, hindi po ako niyan sinasama. Kasi nga po, yun niya po, hindi nga po talaga sa akin. Di ako naman po si tanga, nagagalit. Kasi yun, nakakahalata na po ako eh. Nagsasabi na po sa akin si mami na ano, tinatakasan mo ba yung responsibilidad mo? Ganyan-ganyan. Ganun po yung ano, kasi mahal ko nga po siya eh. Yung issue mo, hindi na po ako nag-isip ng kung ano-ano. Alam mo, yung issue mo, hindi naman dapat na mabuksan eh. Kaya lang, inano mo kami eh. Buong pamilya ko, binanggit mo. At pinoprotektahan kita kasi mahal kita. Oo. Saka, hindi namin, alam yan lahat ng pamilya mo. Saka huwag nyo... Ng buong taga-Amaya, alam yan ginawa mo sa akin. Saka huwag nyo i-coconnect si KP. Dahil maling-mali kayo.
Dahil nangyari lamang yan, noong umalis si Merk dito at halos isang linggo na nandito sa amin. Pero huwag niyong sasabihin yung August, maling-mali yan. Nasasabihin kabet, ano ba ang salitang kabet? Neng, kasal yun. Yung sinasabi mo pa na dinilit ko yung Facebook mo, hindi. Ikaw nag-delete nun. Tapos, kasi ayaw mong malaman na ng iba kung ano yung ginawa mo sa akin. Nagpa-interview ko kay MG, hindi mo sinabi katotohanan. Hindi mo sinabi na hiwalay na tayo. At sinabi ilang mo buwan na tayong hiwalay? Yung sa bata, hindi pa pala yung naging kalibin mo. Ang naging... Hindi, eto. Ipapaliwanag ko po sa kanya, sa inyong lahat. Kaya po yan pinagmumura ko. Opo, totoo po yun. Pinagmumura ko yan. Kasi po yan, nagsabi na po siya sa akin ng hindi ko nga po anak. Kasi po, nalaman ko po yung nanganak na po yan, guys. Normal, talagang... Ang sinabi months. Niya po, pinalabas niya po dito, yung umuwi siya, 2 months na raw siyang buli, nang buntis. Binibilang ko po yung buwan. Binibilang ko, pero hindi pa rin po pa. So, kaya po hindi ako niyan sinasama sa ospital kasi nga malalaman ko. Ako naman pong si Tanga. Sige, ikaw na lang muna. Hindi ko siya sinasamahan. Nakakaano lang eh, kasi hindi na namin to dapat ungkatin kasi tapos na eh. Kaya lang, ikaw yung naggumawa ng dahilan para kami magsalita ngayon. Nangyari na to sa'yo. Mga tropa ko, mga kamag-anak ko, pinagtatanggol pa kita. Tinatanong ako, Tan, kamusta anak mo? Ayun, okay naman, premature, pero hiwalay na kami. Yan ang sinasabi ko. Kasi pinoprotektahan kita. Kasi mahal kita. Pero anong ginawa, binabaliktad mo ko. Yung unang anak po niya, doon po yun pinapaako. Pinapaako po sa akin, lahat po niloko niya, doktor niloko niya. Manganganak na po yan, ang sabi niya sa doktor, 6 months lang daw. Tinurukan pa po yan ng ano, yung pampakapit para hindi po lumabas yung bata. Niloko niya lahat, yung doktor. Pinapirma na ako ng waiver, sabi, hindi ko sure kung mabubuhay yung bata o yung asawa mo, sabi sa akin ganun. Kasi ngayon lang nangyari ngayon, to. Ngayon, Therese, kung talagang yung pinagbubuntis mo ngayon ay kay Tristan, susuportahan ka namin. Yung kinoconnect nyo, wag yun. Maling-mali yun eh. Kinoconnect po kasi nila eh, lahat eh. Kinoconnect nyo, dahil meron kang sa likod eh. May kumokontrol sa'yo eh. Alam namin may kumokontrol sa'yo. Pero hindi ka dapat nagpapaniwala sa mga yan. Dahil kami ang nakakaalam, lalo ako. Opo, aaminin ko po, yung mga screenshot po namin ni Idang, totoo po yun. Totoo po. Totoo po lahat yun. Yung iba po doon, mga kasinungalingan eh, gawa-gawa eh. Yung sa amin po ni Idang, eto po para kay Merk to. Tol, pasensya na. Pasensya na sa nagawa ko lahat. Buong suporta binigay ko sa'yo, alam mo yan. Ikaw ang gumawa ng kalokohan. Ikaw ang gumawa ng kalokohan. Merk, walang ano, walang nangyaring ahasan dahil wala na kayo. Iniwan mo yan. Pinayaan mo dito, nasa QC ka. Alam yan ang buong pamilya mo kung nasan si Merk. Na-hospital pa yan si Idang. Ako ang nag-alaga dyan. Oo, sabihin na natin ako nag-comfort dyan kasi awang-awa na ako dyan sa panloloko niyong lahat. Buong pamilya mo, alam. Walang ahasang nangyari. Dahil nangyari yon na sila, wala na sila ni Merk. Yung sinasabi nyo, August pa, hindi po totoo hindi yun. Hindi po totoo yan. Nito lang po yan. Simula po nung pumunta po dito si Idang. At saka yung sinasabi niyang kabet, hindi kayo kasal. Hindi pa kayo kasal. Si KP, totoong dito nagstay sa amin nung time na nawawala si Merk. Nakakaawa. Ang kasalanan ko lang po dito kay Merk. Kasi tinalo ko siya. Yun. Girlfriend niya yun. Hindi ako namunsinte. Doon po ako humihingi ng patawad sa inyo. Girlfriend niya po yun. Pero yung... Ex-girlfriend. Hindi ko siya tinolerate. Hindi ko siya sinulot ng ano. Napaka ano yun. Alam ni Idang kung ano yung sa amin dalawa. Ngayon, para lang malinawan nyo to, hindi ako nakikisaw-saw sa sabihin nyo mama's boy. Hindi, kasi binanggit ako eh. Ang mali lang talaga na pinili ni Idang yung anak mo na ipalit sa kanya na mali rin naman talaga. Masakit. Pero, nandito na to eh. Kasi walang asang nangyari. Yun lang ang sinasabi ko sa inyo. Walang asang. Ikaw ang gumawa ng kalokohan mo, Merk. Sinuportahan ka namin dyan. Merk, alam mo kung paano kita tinuring.
na humihingi din ako ng tawad sa'yo dahil nangyari na to eh. Eto na eh. Pero hindi ka inaas dahil wala na kayo nung naging sila. Mamamatay na ho si Idang sa hirap dito. Makakahanap si dyan pero pinagtatanggol ka pa rin namin. Hindi pa rin namin sinasabi na nasa QC ka. Kasama mo yung si Pam. Nakakaintindi. Yun lang po ang kasalanan ko. Tinalo ko yung tropa ko. Wala nang iba.